Alam mo ba na si Clint ang pinakamadali na makakapag-stack sa item na Thunderbelt? Alam naman natin na kapag mas mataas ang stacks ng item na ito ay mas tataas rin ang hybrid defense na yung matatanggap mula dito, dahil sa bawat 1 stack ay permanently ito na mag-increase, bukod dito. Every 4 seconds, ang yung next na basic attack ay magdi-deal ng 50 plus extra true damage sa mga target enemies. Ang kinagandahan pa nito, kapag mas mataas ang stacks mo, mas mataas rin ang true damage na kanilang matatanggap. May kasama pa ito na slow effect, para naman hindi ka malito kung ano ang pagkakasunod-sunod ng mga items nito. Ipapaliwanag ko sa'yo. Ang first item mo dapat ay Endless Battle para sa Enhanced Basic Attacks. Sundan mo ito ng Thunderbelt upang makaipon ka kaagad ng stacks upang ma-maximize ang Hybrid Defense at True Damage na magmumula sa passive ng item na ito. Sunod naman ay Tough Boots para sa Resilience, Sky Piercer pang Finisher, Berserker's Fury para sa Critical Chance at Damage, Great Dragon Spear para sa Cooldown Reduction at Critical, at oras na umabot na sa late game, maaari mo ibenta ang boots at palitan ng Malefic Roar para sa High Physical Penetration. Gamitin mo ang Emblem na Assassin para sa plus 14 Adaptive Penetration, plus 10 Adaptive Attack at plus 3 Movement Speed. Rupture para sa dagdag na 5 na Adaptive Penetration. Master Assassin kung mag-isa lamang ang hero na malapit sa iyo, madadagdagan ng 7% ang damage na kanyang matatanggap. At Quantum Charge kung ikaw ay magde-deal ng basic attack ay magkakaroon ka ng 30% increase na movement speed sa loob ng 1.5 seconds at marirestore ang yung 75 up to 180 HP. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko'y hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.